Christian Bulataw, ang bagong panganak na asawa. Namatay si Catherine matapos magkaroon ng komplikasyon sa panganganak noong Biyernes. Ang hindi matanggap ni John Christian, pinagpasapasahan daw sila ng anim na ospital hanggang sa mamatay ang asawa. Talaga akong aalam tungkol sa mga patakaran o mga ospital. Ang alam ko lang po is ang ospital po tumutulong sa may sakit dahil sa halagang 30,000. Na yun na, hindi na ano, naagapan si Mrs. Desidido siyang sampahan ng kaso ang anim na ospital. Nakarating na rin sa Malacañang ang nangyari at mananagot daw ang mga mapatutunayang may sala. Ikukulong po natin lahat yung mga doktor, lahat ang may-ari ng ospital na naging dahilan po kaya namatay itong pasyenteng ito. Matapos manganak sa bahay, nakita daw ng kumadrona na hindi mailalabas ang inunan ng bata. Kaya dinala raw si Catherine sa North Caloocan Doctor's Hospital. Chinek po yung vital signs ni Mrs. Yun nga po, kailangan daw po siyang maoperahan. Ngunit wala po silang stock ng dugo. Kinukunan pa namin ng pahayag ang North Caloocan Doctor's Hospital. Dapat daw magpadala muna ng sulat para sa panayam. Sabi ni John Christian, sunod nilang pinuntahan ang Commonwealth Hospital and Medical Center sa Quezon City, pero puno raw ang ospital. Pero sabi ni Dr. Jose Roselo Madrid, Assistant Hospital Director ng Commonwealth Hospital and Medical Center, agad daw inalalayan ng kanilang medical staff ang pasyente. Sinabihan pa raw ng mga ER nurses ng ospital na agad ibaba sa sasakyan ang pasyente para masuri habang kumukuha ng bakanteng kwarto. Pero nagdesisyon daw ang pamilya Bulataw na ilipat si Catherine. Kaya nagpapirma na lang ang mga tauhan ng CHMC ng dokumentong nagpapatunay na desisyon mismo nila na ilipat ang pasyente. Hindi po namin sila pinapangyan. Actually, we're welcoming po sana na ipasok na lang po sa ER. Pero I understand po na siguro, nakita na rin po sila doon sa North Caloocan Doctor's Hospital. Kaya siguro ang habol na lang po nila ay yung room po kung saan i-admit yung pasyente. Sunod na dinala si Catherine sa FEU NRMF sa Quezon City. Pero sabi ni John Christian, hinihingan daw sila ng 30,000 pesos na down payment. Uuwi raw si John Christian para kumuha ng pera pero hindi raw siya pinagbigyan. Minungkahi nila na pwede kayo munang maghanap ng pampublikong ospital muna. Pero pag wala kayong nakita, pwede nyo kaming gawing last option. Kunyari, wala kayong nakita ang pampublikong ospital, daanan nyo na sa bahay din yung pang-down, tapos balik nyo dito sa Mrs. Sa isang pahayag, sinabi ni Dr. Nolan Pecho, Chief Medical Officer ng FEU-NRMF, na hindi nila tinanggihan ang pasyente. Istrikto ang polisiya raw ng ospital na laging magbigay ng medical assistance sa emergency case at hindi manghingi ng down payment para sa admisyon. Pero matapos daw sabihan ng posibleng halaga ng pagpapa-ospital, nagdesisyon ang pamilya na ilipat na lang ang pasyente. Sunod din nila si Catherine sa Bermudez Polymedic Hospital sa Caloocan, pero sinabihan daw silang kulang daw ang gamit. Paliwanag ng Bermudez Polymedic Hospital, wala raw silang magawa. Hindi sa pinanggihan namin po. Naging helpless lang kami at that time. Hindi naman namin may bigay kung yung immediate ng pangangailangan ng pasyente. Yung facility namin, ma'am, is nasa level 1 hospital lang po kami. Wala kaming OB available sa blood. Sa Skyline Hospital and Medical Center sa San Jose del Monte, Bulacan, wala naman daw OB-GYN ng mga oras na iyon. Tumawag kami sa ospital at sabi ng aming nakausap, nagsasagawa na rin sila ng investigasyon sa insidente. Sabi ni John Christian, sinabihan silang wala rin daw OB-GYN sa Grace General Hospital. Nang aming kuna ng pahayag, sinabi ng ospital na hindi pa raw ito makapagbibigay ng pahayag dahil iniimbestigahan pa nila ang insidente. Pagdating sa San Jose del Monte General Hospital, wala na raw pulso si Catherine. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.